Sa punto po ito, makakausap natin si RJ Javellana, presidente ng United Filipino Consumers and Commuters, patungkol pa rin po ito sa balak na dagdag buwis sa Manila North Harbor. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang hapon, Sir Happy. Opo. Sa tingin po ninyo, ano yung pinaka magiging epekto nitong dagdag buwis sa Manila North Harbor sa mga ordinaryong mamimili? Una po sa lahat, ito po ay magtutulak ng panibagong paggalaw sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa lahat po ng mga kargamento na dumadaan sa Manila North Harbor. Kaya tayo po ay talagang nakatutok sa issue na ito. Hindi lamang itong inilabas, itong Memorandum Circular ng Philippine Port Authority number 04-2017. Inilabas po nila ito noong June 19, 2017 at makalipas po itong mapublish sa loob ng dalawang linggo sa dalawang major newspapers, ito po ay mag-take effect. Ano po ba ang laman, Sir Rafi, ng Memorandum Circular ng PPA na firmado po ng General Manager na si Ginoong J. Daniel R. Santiago? Sinasabi po rito ngayong 2017 ay may magkakaroon ng karagdagang buwis ng tarifa, no, na 8% sa lahat ng mga kargamento na daraan diyan o magagamit po, no, dun sa mga pantalan na ito. At sa susunod na taon, sa 2018, another 8%. So ibig sabihin magiging 16% na siya. At sa 2019 ay doon po ipapataw yung panibagong 8% hanggang mabuo po itong 24%. Napakalaki po nito, Sir Rafi, no? At taon-taon na magkakaroon ng increases hanggang taong 2019. So ito po ay dagdag buwis talaga or bagong buwis based on sa binabanggit ninyo na 8% hanggang sa mabuo, magiging 24% na ito? Ito po ay karagdagan, ano po, mula po pa doon sa taong 2015, na January 19, 2015, na kung saan ay yun nga po yung isa sa pinakahuli, no, na taripa, dagdag po ito. Ito po ay bunsod doon sa aplikasyon na ibinigay ng Manila North Harbor Port Incorporated, na kung saan ay nasa ilalim ng kumpanyang isa po sa mga kumpanya ng San Miguel. Ang kanilang proposal nga po rito, Sir Rafi, ay 37.49%. Malaki po yun, ano po. Kaya nung nakaraang taon po, mga bandang August 2016, ang ating organisasyong United Filipino Consumers and Commuters ay nagpakot na po ng payag na hindi po ito makakatulong sa negosyo, hindi rin po makakatulong, lalong-lalo na sa ating mga consumers, sapagkat ito ay magiging pass-on lamang. Pero bago ito maaprubahan, na-consulta naman ho yung inyong organisasyon dito sa isyong ito? Una po, ibig namin liwanagin na kami po ay never po kami naanyayahan, bagat kami isa sa mga unang nagpahayag ng pag-alarma sa usapin na ito na ipinasa po ng Manila North Harbor sa Philippine Port Authority. Ano po, nagkataka nga kami bakit hindi tayo in-involve tayong mga consumers sa usapin ito, sapagkat tayo yung isa sa pinakamalaking stakeholder sa mga usapin ito. Hindi lamang po dapat yung mga negosyanteng gumagamit ng mga pantala na ito. At huwag po natin kalimutan, Sir Rafi, kung nagawa po ng Philippine Port Authority na bigyan ang Manila North Harbor Port Incorporated na dagdag na 8 peso sa unang taon, susunod na 8% sa unang taon hanggang sa 2019, total of 24%, may posibilidad din po na ang mga ibang mga private port operators ay humingi ng katulad ng mga ganitong mga dagdag, ano po, para sa kanilang mga negosyo. Yun na lang, ang tatamaan po talaga nito ay tayong mga consumers o mga mamimili. Bigyan nyo kami ng example kung paano yung magiging increase kapag ka naipatupad na nga itong dagdag buwis na ito dito sa mga pumapasok na goods sa ating bansa. Ganito po yun, Sir Rafi. Kung yung mga raw materials ay ginagamit po at majority po ng mga raw materials ay dito po nagdadaan sa North Harbor, malaking mga ginagamit sa mga pabrika ay marami po dyan ang dinadaan. So kung tataas po ang tarifa ay malaki rin ang posibilidad yung transport cost, no, ay tataas din. So saan po kukunin ng mga manufacturers ito? Saan po kukunin ng mga
nagpapasok ng mga produkto ito para lumikha ng mga produkto. Ito po yung ikukunin din ng mga manufacturers sa ating mga consumers. Ipapasa lamang po nila ang problema nito. At huwag po nating kalimutan, Sir Rafi, na meron pa rin parating ng mga ibang mga dagdag na tarifa sa ating mga consumers o sa publiko. Ito po yung sinasabing, halimbawa, yung Comprehensive Tax Reform Program na dito sa petroleum products na 6 pesos, ano po, na 3 pesos sa unang taon, 2 pesos sa susunod na taon, at yung pinakauling piso, karagdagang 6 pesos sa petroleum product. So, ibig sabihin, may tama rin po ito sa produkto. Ano po, at gagalonan naman po itong mga manufacturers na ito, at kanino nila ipapasa. Siyempre, hindi po nila kukunin yan sa bulsa nila. Hindi very, kukunin sa bulsa ng mga transport operators, bus operators, gypsy drivers, eh, ito po ipapasa sa commuters at consumers. Ganyan very din po ang eksaktong sitwasyon sa Manila North Harbor. Opo, very quickly lamang po para mas malinaw sa ating mga manonood. For example po, doon sa 8% lamang ngayong taon, kapag ito ay naipatupad na, ano kaya magiging direct na epekto sa presyo? Gaano kaya kalaki yung itataas naman doon sa mga goods na mabibili na nitong end consumers? Wala pa po tayong wala pa kasi iba-iba po ang mga uri ng mga produktong dumarayan diyan. Kaya ito pero po tiyak po may increase. Sinasabi po natin hindi naman po nalulugi yung North Harbor. In fact, hindi po bababa sa 300 milyong piso nung binita nila nung taong 2014 at kumita pa sila nung 2015 na magpataas po doon. So ano po ang batayan kung bakit kinakailangan mag-increase? Wala pong dahilan para magdagdag ang port operators ng Manila North Harbor sa usapin ng bagong taripa. So wala po itong batayan. Kaya ngayong hapon po, ang United Filipino Consumers and Commuters ay pupunta po sa tanggapan ni Gunoong G. Santiago o General Manager G. Santiago para hilingin po sa kanila na i-correct nila yung kanilang error. Anyways, dito sa pagbibigay ng panibagong taripa na magkakaroon po ng malaking epekto sa ating publiko. Okay, sige po, aabangan po namin yung update na yan. Ako matutuloy na nga ba't kung ano magiging reaksyon ng Philippine Ports Authority sa inyo pong panawagan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at mabuhay ang balitang tanghali. Salamat po si Ginoong RJ Avellana, Presidente ng United Filipino Consumers and Commuters.